Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon naman po ay linggo na naman po. At ngayon po ay isa na namang pampaswerte ang ating ibabahagi sa inyo na maaari natin gawin ngayong Martes or kaya naman po ay ngayong Biyernes po ng umaga. Kahit anong oras po sa umaga ay pwedeng-pwede po natin itong gawin hanggat maaari po ay gawin po natin ito ng umaga pa lamang upang buong umaga pa lamang po ay nasasagap na natin ang kaswertihan sa ating buhay. Ngunit po muli nating paalala, ito pong ating mga ibinabahaging mga pampaswerting ito ay para po lamang sa mga taong may 100% sa mga pampaswerte. Kung kayo po ay walang tiwala o hindi naniniwala sa mga pampaswerte, ay wag na lamang po tayo magsayang ng ating panahon at oras sapagkat wala din pong mangyayari sa ating gagawin. Ngunit kung kayo ay naniniwala dito, tara at atin itong gagawin. Ito po ay hindi lamang basta-basta pampaswerte, ngunit ito din po ay magbibigay proteksyon sa ating tahanan, sa ating buhay, ganun din po sa ating pamilya, sa buong tahanan na sa buong tao na nakatira sa lubon ng ating tahanan. Kaya nitong bigyan ng swerte, ganun din ang proteksyon sa lahat ng tao na nakatira sa tahanan ninyo. So, ano po ba ang ating kailangan at kailan ito gagawin? Gagawin po ng Martes or kaya naman ng Biyernes ng umaga, maaari itong gagawin basta't wala man po tayong lumagpas ng alas 3 ng hapon. Huwag po palagpasin ang paggawa nito ng alas 3 ng hapon. Kailangan po 6:30 hanggang saktong alas 3 po ng hapon ay pwedeng-pwede natin itong gawin. Alin man po ang oras na bakante ka doon ng araw ng Martes or kaya naman po ay ng Biyernes. So ngayon, ano po ba ang kailangan natin dito? So kailangan po lamang natin dito ng basong babasagin. Bagong kristal. Make sure po na gagamit tayo ng kristal. Ayan. Kristal na kristal ang tunog. Ngayon po, kung wala pong kristal, ay maari baso or maali tayong gumamit po ng garapon. Yung babasagin din po. Okay? So ayan. Clear lamang po ang maaring gagamitin at kailangan po ay babasagin. Babasagin. So, kailangan natin ng tatlong bawang or maaari tayong gumamit ng 5 hanggang 7 bawang. So, maaari tayong gumamit ng 1, 3, 5, or 7. Muli, huwag po tayong gumamit ng pares or even number. Kailangan din natin ng asin. So, ayan po ang aking asin. Rock salt po ito kasi gagamit tayo sa pampaswerte. Huwag po tayong gumamit ng iodized salt kasi gagamit tayo sa ritual natin sa pampaswerte. At syempre, kailangan natin ng 1 kutsara. Okay. Gagawin natin ito habang tayo ay nakaharap sa silangan. So, pag tayo ay nakaharap sa silangan at handang-handa na ang ating mga gagamitin, tayo muna ay mag-usal ng panalangin. So, halimbawa, magdasal tayo ng isang ama namin, isang sumasampalataya ako, at saka isang glory to be. Okay? So, ayan po, pagkatapos mo pong magdasal, ay maaari na tayong mag-start. Ano ba ang una nating gagawin? So, ang una nating gagawin, kuhanin po natin ang ating kutsara. Ngayon, ano ang gagawin sa ating kutsara? Kumuha tayo ng 1 kutsara ng ating rock salt. So, ayan. 1 kutsara ng ating rock salt at dahan-dahan natin itong ibuhos dito sa ating tubig. Habang binubuhos ito ay usalin mo ang proteksyon na nais mong mangyari sa iyong tahanan, sa iyong buhay. Ikaw ang magsisilbing proteksyon sa akin, sa aming tahanan at sa aking buong pamilya. Ilayo mo kami sa anumang uri ng kapahamakan, sa anumang uri ng sakit at ang aming buhay ay laging maging malayo sa anumang kapahamakan. So ayan, habang nilalagay mo. Ayan, ayan ang ating, yan. So ayan. Ngayon ay hayaan mo ito, hayaan mong ating asin at ilagay mo lang dyan. Ilagay mo yan. And then, kuhanin mo ang ating mga bawang. Kung ilan mang bawang ang mayroon ka. Kung ilan man ang bawang ay mayroon ka. Ngayon, sa bawat isang bawang ay maaari kang humingi o humiling ng 1 kahilingan. Guys, nakalimutan ko, kailangan po ang inyong bawang ay binalatan. Ayan, binalatan po ang ating bawang. At make sure po na sariwa ang inyong bawang, hindi po yung tuyot na, okay? So, make sure na sariwa at binalatan po ito. So, ayan, habang nilalagay mo ng paisa-isa ang ating bawang sa ating baso, ay humiling ka. Halimbawa, proteksyonan mo ako at ang aking buong pamilya na nandito sa loob ng aking pamamahay.
Laging maging masagana ang daloy sa amin sa pananalapi. Ang pag-ibig ay laging mananatili sa aming pamilya. Yan guys, hanggang sa mailublob mo lahat or mailagay mo lahat ng ating bawang, kung ilan mang bawang ang iyong gagamitin, ay usalin mo ito habang isa-isa mo itong nilalagay sa ating baso. Pagka nailagay na po natin ito sa ating baso, lahat ng bawang, ay hawakan mo ang ating bawang. Ngayon, hanapan mo ng paganito ang ating bawang at mag-concentrate ka. Mag-concentrate ka. Paganahin mo ang iyong law of attraction habang ikaw ay nagko-concentrate. Habang nagko-concentrate ka, nag-meditate ka, usalin mo buong puso, buong taimtim mo muling usalin ang iyong mga kahilingan. Kailangan pag inusal mo ito ay buong puso, at habang ito ay inuusal mo, ikiniklaim mo ito sa sarili mo na dumating na ang iyong mga kahilingan na ito ay ipinagkakaloob na sa inyo. And then after po ng humiling at nakita mo talagang kiniklaim mo sa iyong sarili, pinapagana mo yung ilong law of attraction, sa bandang huli ay lagi tayong magpapasalamat. Ngayon po, after po niyan, after po natin itong gawin, ay maaari mo na natin itong hayaan sa masinagan ng araw sa loob po ng 30 minutes to 1 hour. Ngayon po, pag wala pong araw at makulimlim, ay huwag nyo na po itong ibilad. Ipasok nyo na po kaagad ito. Okay? So, pwede po itong hindi mainitan, ngunit tiyakin po ninyo na ito ay hindi maulanan. So, ayan. Pwede pong hindi mainitan, ngunit tiyakin po na hindi maulanan. Ngunit kung talaga namang mainit sa labas, ay hayaan mo itong ma-manifest ng ating araw sa loob po ng 1 hour or kaya naman 30 minutes. Pagkatapos ay saan po natin ito ilagay? So, ipasok ito sa loob ng inyong mga tahanan at maaari itong ilagay sa inyong front door or kaya naman ay sa ilalim po ng inyong tulugan. Hahayaan mo ito doon sa loob po ng 7 days, 7 araw. So, if ever, for example, na ginawa mo ito ng Tuesday, so Tuesday po ng umaga ay tanggalin mo ito. Tanggalin mo ang mga bawang at tiyakin mo ang ating mga bawang ay naitanim mo ito sa paso or kahit itabi mo ito sa tapaso na may halaman. Huwag po itong basta-basta itapon. Kailangan po na itanim ito. Mas mainam pag nakikita nyo na ito na may parang tumutubo siya, ay mas maganda po iyang sign. Ngunit kahit po wala kayong nakikitang patubo, ay ibilad pa rin po or itanim pa rin po ninyo ito sa mga paso. Ang tubig naman po ay i-flush niyo to sa inyong mga toilet or isabay niyo sa tublo ng inyong mga gripo. After po niyo na itapon niyan, ay maaari po kayong gumawa ulit. Wala pong limit ang paggawa nito, kahit every week po kayong gumawa nito ay okay lang. So same process lang din po kapag ito ay inyong gagawin ulit. Muli po nating pinapaalala, ito po ay lagi nating samahan ng pagsisikap. At higit sa lahat, lagi nating samahan ng panalangin. Dahil higit kanimo naman, yun po ang isa sa pinakamahalaga, pinakamahalagang sangkap ng ating mga panalangin, ng ating mga kahilingan ay ang lagi nating samahan ng sikap at panalangin upang mas madali tayong magtagumpay. So ayan lamang po guys, maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat.